Welcome back mga ka-master, and for today's video ay magre-reban tayo ng buhok na ginamitan ng blackening shampoo. Ginawa ni Madam yun dahil bawal sa kanyang work, kaya initiman niya yung kanyang buhok. More than a decade ko ng customer si Madam at isa po siyang nurse. Halos 2 taon ko nang hindi na-reban si Madam dahil nabuntis siya at nanganak at nagpahinga muna siya. Base sa aking pag-analisa, nung last October pa siya last year nag-color ng black. Makikita pa rin natin dito yung bakas ng kulay. At ang ginawa nating application dito is 1/2 inch away at iniwasan natin yung kulay. Dito naman ay in-strandes na natin pagkatapos nating applyan. So para matukoy natin kung frases na yung riband ng ating riband is, check natin yung elasticity kung malambot na ba siya o matigas pa. So pag hinatak mo siya at naramdaman mong malambot na yung paghatak mo, process na yon. Kapag ka hinila mo naman at medyo naglalaban, ay kailangan mo pa yung mag-add ng time. O kaya i-retouch mo yung buhok. Minsan kasi pag nailagay mo na yung gamot doon sa buhok, pag natuyo, ay bumabagal na yung reaction. So kailangan mo i-follow up. Kapag may kulay naman ang buhok na ire-reban mo, ay kailangan maging maagap ka, para maiwasan mong masunog or mag-freeze yung part ng may kulay na buhok. So dito naman ay binasa ko ng bagya para mas bumagal yung gamot para maiwasan natin yung freeze. Dito naman ay niretouch ko yung part na may kulay. Yung wavy part kasi sa gitna na may kulay ay iniwasan natin kanina. So after natin ma-process ay niretouch na natin ngayon. So bilisan lang natin ang pag-apply ng gamot. Pagkatapos nating ma-retouch is dinouble check ulit natin dito, in-strandes natin. Tinignan natin kung okay na ba. So, 2 way yung paraan para matukoy kung process na ba o hindi. Itong ginagawa ko is yung full test at yung isa naman yung not test o pagbuhol ng buhok. After natin ma-confirm na process na is pinabanlawan na natin at nag-start na tayo dito mag-plancha. So ang gamit ng init na gamit natin dito is 190 to 200 degree. Ang category kasi ng buhok ni Madam is nasa resistant. Pero dahil may kulay ang buhok niya, dito ay inirit-initan natin ng konti yung temperature ng plancha. Ang tamang way naman ng pagpa-plancha is yung tamang paghatak lang at tamang pag-ipit. Iwasan natin yung nahahatak yung ulo ng client natin para maiwasan din natin magkaroon sila ng masakit sa kanilang ulo. So may mga bagay din tayong dapat iwasan pa nagpa-plancha tayo para hindi rin tayo mapasobra sa pagpa-plancha. So tatandaan lang natin sa tuwing magpa-plancha tayo mga ka-master is pag nakita na natin siyang makintab at madulas na is okay na yon. Huwag na nating sobrahan ang pagpa-plancha. Ito yung result ng tamang pagbabad natin ng gamot at plancha. So, ayan mga ka-master, neutralizer na lang ang kulang yan at pak na pak na yan. So, sa video na to, sana ay nasagot ko yung katanungan mo, Sir Sopbyong. Di ko na naipakita rito mga ka-master kung paano ko siya nilagyan ng neutralizer. So, hanggang dito na lang yung video natin mga ka-master. Sana may natutunan at may napulot tayong kaalaman at technique sa kung paano mag-reband at kung paano malaman kung process na ba yung reband o hindi pa. Hanggang dito na lang ang ating video mga ka-master. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa ating channel. So huwag naman nating kalimutang i-follow at i-subscribe ang ating channel sa YouTube, TikTok, Facebook at Instagram. Hanggang sa muli mga ka-master, tandaan, sharing is caring.